Hello. Morning. Welcome sa Joe Plantito Vlogs. Plantito at saka Plantita. This morning, ito yung plant of the day natin. Tingnan nyo. Ito si Epipremnum Pinnatum. So sa Tagalog, tinatawag siyang Tibatib. So ito yung dragon's tail. So minsan, sinasabi nila na whale fins. Kasi tingnan nyo guys, kamukha talaga siya ng buntot ng dragon or dragon's tail. So ito mapagkamalan itong Monstera deliciosa. Pero ang difference sa Monstera deliciosa, of course, number one is yung price. Mas mahal ang deliciosa Monstera. So ito mapagkamalan siyang Monstera. Actually, the same sila sa family sa Araceae or Araceae. Both belong to Araceae family. Pero ito, Epipremnum ito, hindi siya Monstera. Ang Monstera deliciosa, kung tingnan nyo, sa dahon, ito tingnan nyo. Ang Epipremnum Pinnatum is pataas siya, oblong. Unlike yung Monstera deliciosa, pabilog. Para siyang pabilog siya. So ito, hindi siya. Kaya, kung aware kayo, pag meron magbinta sa inyo na ganito, ito yung Tibatib sa Tagalog. So hindi siya Monstera deliciosa. Katulad nito, parang Monstera deliciosa, tingnan nyo. So kung bago pa ang leaf ng Epipremnum Pinnatum, ganito ang labas guys. Ito, tingnan nyo yung dahon niya. Pag bata pa ang dahon, circular pa yung ganito. Para siyang Monstera, pero parang ganyan. Pero pag malaki na ang dahon niya, tingnan nyo, may hiwa na siya, distinct na yung mga lines. At saka ganito na yung development. So ito, galing ito sa mother plant. So tingnan nyo, very last na siya. So kung tingnan nyo, the same family sila sa Monstera deliciosa, Araceae family, pero nakaiba sila sa genus and species. So sa varieties na nakaiba sila. So this morning, magpropagate tayo, magparami tayo nito. Asaga guys, ipakita ko sa inyo ano yung growing characteristic ng ganitong halaman. So tingnan nyo muna guys, ilapit natin. So tingnan nyo. So ito yung base niya. So gi-intercrop ko siya, interplant ko siya ng golden photos para lang may view. Saka tingnan nyo yung dahon niya. So para talaga siyang dragon's tail o whale fins. So, kung tingnan nyo sa bata pa yung dahon, tingnan nyo, malaki pa yung dahon niya. Hindi pa masyado distinct or klaro yung mga hiwa niya, yung mga lines. Pero tingnan nyo pag andito na sa tip, kung tingnan nyo sa tip, very maganda na yung dahon niya. So, tingnan nyo guys. So, sa malapitan nyo, tingnan nyo, parang may hole siya na maliit. So, ito. So, ito, nakapaso ito. So kung tingnan nyo, nakapat siya. Ito, from pot. So natanim ko ito mga almost 8 months na. Pero tingnan nyo naman, very lush na. Ngayong umaga is mag-cut tayo. Pero before ko ito i-cut, tingnan nyo muna yung naka-wild. Ito yung naka-wild na Epipremnum Pinnatum. So tingnan nyo yung dahon niya, para siyang variegated. So sa umpisa ganito pa, buo pa siya. Later, mayroon na siyang hiwa. Katulad nito, ito buo pa. Buo, buo. Ito, may hiwa na siya konti. So hanggang, tingnan nyo, nasa wall siya guys. Tumubo siya sa wall. Asaka tingnan nyo sa itaas. So hanggang, ando na siya sa itaas. So tingnan nyo, ang ganda na. Ito, maganda ito. Para siya talagang dragon's tail. Oh. Tingnan nyo sa itaas guys. Oh, nalagay siya sa trellis na isang kukupit para siyang bunot ng niyog. So ginawang pull. So tingnan nyo naman yung mga roots niya guys. Ang roots niya is andito yung, tingnan nyo yung mga roots niya. So itong banda ito, may aerial roots ito. Ito pwede na to i-cut natin. I-harvest natin para gawin nating planting material. So dito natin i-cut. So kuha tayo ng gunting. So ito na guys.
ang disadvantage kasi sa Epipremnum Pinnatum, tingnan nyo, yung stock niya, sobrang taas, tingnan nyo, ito. Ito yun sa umpisa, ito yun sa umpisa eh, tingnan nyo, tingnan nyo. So, para siyang vine, kung tingnan nyo, yung dahon na nade-develop pa, hindi pa siya formado yung lines niya. So, tingnan nyo, iba, wala pang one. So, para siyang vines, guys, tingnan nyo. So, tingnan nyo. So, ito, sa mayana, ligi ito, branchy. Or nothing, planting material. Ito. So, kailangan pag-cut natin is kailangan may roots siya, yung aerial roots. Oops. So, ang ganda niya. Pero importante, meron siyang aerial roots, meron pa dito. So, pwede nyo i-direct plant sa paso, just like dito. Ito. Katulad dito, pwede nyo i-diritso sa paso, katulad dito. So, ang lupa lang, kailangan siya, meron siyang garden soil, pero dapat lagyan nyo ng kukupit na dark brown na o yung mga decayed parts ng halaman, yung very composted na compost na talaga. Pero ito guys, pwede ito, huwag mo nang i-direct sa paso. Ito, pwede muna itong ilagay sa tubig. Ito tubig. Dito muna. So kasi ang Epipremnum Pinnatum, para siyang kapamilya ng mga putos. So kahit sa tubig lang, mabuhay na siya. So ito, tingnan nyo. So tingnan nyo, ito sa tubig. Ito naman sa pot. So ito, mga 5 months ito. So ang ganda na niya, tingnan nyo. So ang importante lang sa Monstera, kinid siya. Ang watering niya, pwede siya 2 to 3 times a week. Pero kung shaded siya guys, kahit 2 beses lang sa isang semana, ipat diritso. So like, share, and subscribe para sa ating Epipremnum Pinnatum. So sa Joplantito Vlogs, kailangan kayo sa aking Epipremnum Pinnatum. Ang ganda niya. Salamat!